Good day po sa mga visitors namin dito sa TEPS TV YouTube channel. At ngayon pong araw ay alamin natin yung lowest transaction fee sa pag-claim ng Tala Loan. So, bali based to sa aking experience at mga parang kung saan ako lagi nag-claim ng aking Tala Loan. So, ang iba siguro mga sa mga nag-repeat loan, meron na silang lagi doon sila nag-claim. So, yun yung convenient way nila. Or, siguro alam na nila itong sasabihin ko. Bilang reminder na rin, at dun sa mga bago or mag-loan pa lang ay mas maganda makita nyo ito para alam nyo ano ba yung mga various ways na pwede nyong pag-claim man or sa para mo sabi maraming options at bakit yun, 'di ba? Sasabihin ko sa inyo kung ano ba yung lagi kong options sa pag-claim. Okay, para masagot na yung tanong na yan ay papakita ko sa inyo yung isa sa mga nung nag-loan ako. So yun, hindi naman lingid siguro sa inyong kalaman na nasa gold status na ako. Meaning is, pwede na ako mangutang hanggang 10,000. Yun na yung highest na pwede pautang ni Tala. At ilang beses ko na ginagawa yun. So, makita nyo dyan na meron silang nasabi na low fees and fastest claiming time. So, makita nyo dyan kung titignan nyo maigi, ang service fee o yung transaction fee kung sa Cebuana ka magki-claim ay 253. So imagine na yan, di ba? Mabilis nga pero 253. Di ba? So ibig sabihin niya, halimbawa nangutang ka ng 10,000 ay 253 yung ibabawas nila na transaction fee. So at Mikey, o makukuha mo na lang is 9,747. Pero totoo yan. Pag Cebuana kasi is marami silang mga branches. Mabilis talaga kumpara sa iba. Mamaya banggitin ko yung isa sa mga masasabi ko na sa pagbabayad naman yun. Pero sa Cebuana eh talagang mabilis talaga sila. Yun ang nakita ko na parang yung sabi mong advantage ng Cebuana. Totoo yan na mabilis talaga yung claiming time doon. So, sa low fees naman, so may kita nyo dyan na yung bank transfer. Kunwari, halimbawa, ngayon ka nag-loan, tapos ipapasend mo ngayon, mas maganda, ito yung ginagamit ko. So, parang bank transfer, lagi yung ginagamit. Kasi bakit? Magkano? 20 pesos lang. Actually, nung mga una noon, ang service fee lang nito ay zero din. Parang katulad din siya ng coins.ph. Pero bibigyan ko sa inyo yung pagkakaiba nila. So, okay. Kung ayaw nyo ng mahal pero mabilis, is Cebuana yun. Pero sa low fees, ang lagi ko binipili is yung bank transfer. So, ano yung pinagkaiba nun? Halimbawa, kailangan mo ng oras na yun yung pera, mag-Cebuana ka. Okay? Bakit? Kasi makukuha mo agad. Pagka-send sa'yo, mag-antay ka lang ng ilang minuto. Bukod punta ka na sa Cebuana, tapos pwede mo na siya maklaim. Yun yung kagandahan ng Cebuana. At marami silang mga branches. Okay? Pero sa akin, mas okay, hindi naman ako masyado nagmamadali. Lagi kong pinipili is yung low fees na 20 pesos lang. Kasi bakit? Parang lugi ka na agad eh. Imagine kung mag-claim ako sa Cebuana, 250 na agad. Diba? Dito na ako sa 20 pesos na minus. At dati nga, laging zero fees yan eh. So, walang transaction fee. Ang gagawin mo lang, pag pinili mo tong ito, pag pinindot mo to, ay ilalagay mo, mamaya, ipapakita naman, pero madali lang kasi kailangan mo lang ng account number, tapos yung ibang permission na hihingi nila. So, ngayon, pwede ka rin mag-claim by coins.ph. Halimbawa, mayroon kang binabayaran na, o by online. Sa coins.ph kasi, pwede ka mag-load,
pwede ka rin magbayad ng bills mo, or halimbawa may mga related sa mga gaming pins, para mga ganon, or ano, e-games, diba? Pwede yan. So, kung narin, nakikripto ka din, pwede din yan. Ang crypto ay yung Bitcoin. So, pwede mo rin yung magkakaroon ka ng Philippine wallet, dun nila ta-transfer yun. So, sa mga nagki-crypto, familiar sila dun sa term na sinasabi ko. So, ngayon, bakit pinipili mo bank transfer pero ayaw mo coins.ph? Kasi nga, ito pa naging problema dun sa mga nag-reply sa akin sa YouTube channel. Mayroon mga messages dun na kung saan sinasabi nila na nagkakaroon sila ng problema sa transferring of, ng pera. Bakit? Ang nangyari is, yung coins.ph nila ay ibang number yung ginamit. Nari, TM number nila or yung alternative number nila na ang mobile number. So, ang ginamit naman nila sa tala ay isang number nila doon. So, ang nangyari, hindi sila pareho. So, pag nag-send ka ng yung tala load sa coins.ph mo, hindi ka na maka hindi ka makapag-transfer successfully. So, bumabalik yung tala yun. So, yun, medyo hassle yun sa part mo. Para sa akin, kung kailangan mo ng pera, eh, huwag ka na mag-coins.ph. So, mapatak is, mag-claim ka na lang sa MLuwilie, sa bank transfer, kung may banko ka. Or, Cebuana, kung nagmamadali ka naman. Next. Ayun, meron din pwede ka rin other options is yung Palawan Express. So nakita nyo, ang presyo niya naman ay medyo mababa. 195. Ngayon, ang downside lang nito is parang pareho lang din siya ng banko na si, ano, 6 p, bago mag 6 PM doon niya isi-send yun. Ibig sabihin niya, halimbawa, na-approve yung loan mo, tapos pinadala mo dun sa Palawan or sa bank, 'di ba? Eh dun sa Palawan 6 PM din 'yun. Ngayon, okay 'yan kung wala kang bank account. So, pwede maging option na medyo mas mababa dun sa 250 kumpara sa Cebuana, 'di ba? So, 'yan makita niyo may Palawan Express. Meron din LBC, pero tingko wala na 'yun eh. Alam ko wala 'yun. Hindi, wala na. Plus, ito, MLuwilie din. Alam ko yung wala na yan. Kasi, dun sa web, sa Facebook page nila is, ang inano lang nila is Palawan, coins.ph, tsaka bank transfer, at Cebuana MLuwilie. Pero, mali mo, bumalik uli. Pero, sa tatlong yan, ay sa apat na yan, Cebuana, bank transfer, coins.ph, at Palawan Express, bali, ito lang talaga para magiging options mo talaga. Kung nagmamadali ka at gusto mo naman mas mababa yung low fees. So, yan yung masasabi ko na magiging mas gamit na gamit nyo. Yung mamimili ka na lang kung kailangan na kailangan mo at kung gusto mo ay mababa yung low fees. So, ako ito yung ginagawa. So, pag pinindot ko yan, gawin ko, pag pindot niya, may lalabas na uli na tab. So, yan. Ilalagay mo yung full name mo. Usually kasi nandyan na yung ano eh. Yung pangalan mo kasi ikaw yung may-ari ng tala. Tapos phone number. So, double check mo rin. Minsan kasi, nangyayari is mali yung paano. Mali yung spelling ng name. So, ano na yan. Medyo may problema ka na yan. Bakit? Kasi hindi mo ma-claim yan dahil iba yung nasa ID mo. So, ganun mangyari. May ganun nakakalusot ah. Pero hindi lahat. Tapos yung phone number mo, yung SIM, yung phone number or smart, yung mobile number mo, yung SIM card mo na ginamit, mapa-TM or ano yan, smart yan, eh, nandito yan. So, be sure na gumagana yan. Tapos, yung bank account number. So, ilalagay mo yung account number mo, savings account mo, ganyan, di ba? Tapos, mas maganda i-save mo kasi kung lagi ka dyan nagsisave, ako, chine-check ko yan. Pag na ano yan, ilalagay ko lang, tapos may parang, may options na pag pinindot mo, yun na yung dati mong in-input na bank account number. So, tapos yun, pag ni-review mo yung loan mo, yung location, hindi ko na sinabi ko saan, tapos, kailan,
sa inyo. Ano, tapos, bago mag 6 p.m. Sabi niya, bank transfer after 10 a.m. Our process the following day are closed on Saturday and Sunday. Yun. So, makikita mo yan. Magkikita mo na yan. Ipilapan mo na to yung bank account number. Tapos, sasabihin yung kailan. Tapos, yun, 20 pesos lang yung service fee. So, makikita mo, mas malaki pa rin yung nakuha mong loan papunta sa banko mo. So, yan yung the best na ano ko. So, mayon, pag na-send mo na yun, makikita mo na mag-loan dun sa your loan is sending to your bank. So, mapa Metro Bank, BDO, Security Bank, or ano man yung banko mo na may savings account ka dun. So, yan, sasabihin nga nila na estimated time today by ano. So, kasi usually, yung ginagawa ko kasi, ito tip pa, para mas walang smooth yung magiging ano mo, pag loan process mo, mas maganda pag kung magsisend ka na kung saan mapa Cebuana, mapa M. Luwelier, or sabihin na natin coins.ph or bank yung ipapadala mo yung claim mo, mas maganda mag-transfer ka ng madaling araw. Kasi konti lang yun, wala kang kasabay. So, usually kasi syempre, computer siya, so nagkakaroon din ng problema. Pero pag madaling araw kasi, konti lang kayo na nagsasabay-sabay sa pagloloan. So, mas mapaprocess, walang smooth. Yan may masasabi kong technique. Mas maganda madaling araw ka magloloan para at least mamaya pagdating mo or pagdating na umaga, halimbawa kung napili mo, ay kailangan ko na ng pera. Hindi magsibuhan na ka. Yun nga lang, 250 plus din yung ibabawa sa'yo. Pero, may mga Cebuana na nagbubukas ng 7 a.m. Eh, kung kailangan mo na, ano man lang yung konting na, ano mo, di ba? Yun yun. Pero kung hindi ka naman nagmamadali, bank transfer yung, ano ko, yung sinasuggest ko sa'yo na gamitin. Di ba? Pero, halimbawa, ano yung pinakamalapit sa'yo dyan? Wala kang bank account. Di ba? Eh, malayo sa'yo yung MLU, ano, yung Cebuana. Malapit naman sa'yo yung Palawan Express. Di yun yung piliin mo. Tama, di ba? So, yun yung bali nagkano yan kung ano yung sitwasyon mo, kung ano ba yung pinakamalapit na padala center or kung nagmamadali ka na makuha agad yung loan mo. So yun yung masasabi ko na lowest transaction. So bigyan natin ng summary. So ang lowest talaga na transaction fee is coins.ph, kaso akin nasabi ko naman kung ano yung magiging problema kung hindi ka pareho ng phone number. Ngayon, yung Tala at coins.ph. Pero, ang sunod na lowest na transaction fee is yung bank, which is, ito yung lagi kong ginagamit na sa, dun ko pinapasin yung loan ko. Pangalawa, pangatlo, is yung Palawan Express. Pero, sa Palawan Express is, isisend nila yan ng 6 a.m. 6 p.m. kung nag-loan ka bago mag 10 a.m. Diba? So, sinabi ko naman na mas maganda mag-loan na madaling araw kasi para maging smooth, walang hassle. So, yun, diba? Hanggang alas 6 pa, minsan dumadating yan alas 4, alas 3, alas 4, alas 5, yan yung experience ko. Dumadating, magta-text na si Lucy or makareceive ka ng email kay Lucy, makareceive ka ng text kay Tala. Yun. Pero kung nagmamadali ka naman at gusto mo no, eh mag-Cebuana ka kasi mabilis, maraming branches, at pwede mo makuha pagka-send sa'yo ng loan. Yun yung magiging buod. Sana naintindihan nyo yung aking topic ngayon tungkol sa Tala at makatulong sana sa inyo sa bilang tips na gagawin, di ba? At kung kayo po yung mga bagong visitors dito sa aking YouTube channel, meron akong ginawang Tala loan review at pwede nyo pong putahan. Masasearch nyo po ito sa aking YouTube channel. Tapos, kung may mga tanong kayo or nahirapan kayo sa pag-a-apply, ay pwede kayo mag-comment at sabihin nyo yun yung issue at problema. At sana mag-subscribe na din kayo para makita nyo yung mga bagong mga future videos ko na i-upload. At i-hit nyo na rin yung bell button. So, I hope antayin ko yun yung mga tanong at mga questions, ha? At hanggang dito na lang po at marami pong salamat.